I-rated. What's up mga kapamilya? Narito ang mga matitinding eksena at mga ganapan sa Fpjs Ang Probinsyano. Itong si Eduardo ay nagpaalam at aalis daw muna ito at pupunta sa kanyang kuya. At pagbalik daw niya ay mayaman na sila. Kukunin daw niya lahat ang kayamanan ng kanyang kuya. Huhututin niya daw lahat baka daw mapunta sa pamangkin niyang stateside. At ayon kay Eduardo, babawiin niya daw lahat ang kayamanan na ipinagdamot sa kanya. At lilimasin niya daw lahat hanggang sa walang matira para sa anak niya. Samantala, ayon kay Elizabeth, ano daw talaga ang nangyari noon at sagad ang galit ng mga tao dito. At sa kanya lahat, sinisisi ang mga nangyari dito. Sigurado raw na hindi lang siya ang galit sa kanya, pati raw ang mga kakilala niya noon. At nagkwento na nga itong si Oscar, isang malaking masakir daw ang nangyari sa kanila noon. Nadamay daw pati ang babaeng minahal niya, pati raw ang kanilang anak. Anak siya ng isang mayamang hindi sangayon sa pag-iibigan nilang dalawa. Sinugod daw sila noon dito, pinagbubugbog at pinagbabaril, at pinapatay nila ako. Hanggang sa matagpuan siya ng mga taong bayang sa gilid ng Pampang, tinulungan siya nito at dinala sa ospital. At nang gumaling ay bumalik ito at hinanap sila Aurora at ang kanyang anak. Pero galit na galit itong Sebastian, ano raw ang ginagawa niya dito, bakit siya bumalik pa? At tinanong nito kung nasaan si Aurora at ang kanyang anak. Wala na raw ang anak niya, patay na. At si Aurora ay dinala sa Amerika. At ipinagtabuyan siya, hindi na raw maibabalik ang buhay ng kanyang anak nang dahil sa kanya namatay ito at nadamay pa ang kanilang mga pamilya. Kahit sa galit ng mga tao sa kanya ay umalis na lang itong si Oscar. Nagtungo ito sa bahay ni Don Ignacio at tinahanap si Aurora. At sumigaw ito na ilabas nila si Aurora at lumambas itong si Don Ignacio. Buhay ka pa pala, sabi nito. Hindi mo na makikita si Aurora kailanman. Ayaw ka na niyang makita. Hindi totoo yan, sabi ni Oscar. Ilabas niyo si Aurora. At iniutos ni Don Ignacio sa mga tauhan nito na alam na nila ang kanilang gagawin. At pinunta nila itong si Oscar. At tumakbo na lang itong si Oscar papalayo. At dahil alam na nila na may masamang balak sa kanya, ay nagtago na lang ito. At ayon kay Oscar, patawarin mo ako Aurora. Hindi kita na ipagtanggol kay Don Ignacio. Pareho kayong nawala ng anak natin sa buhay ko. Samantala, ayon kay Elizabeth, grabe daw ang nangyari sa kanya dito. Kung siya daw, hindi na siya babalik dito. At ilang beses na siya nawalan pala ng pamilya. Tapos napunta pa raw ito kay Madam Lily na masamang tao. Sana raw makahanap siya ng totoong tao na makapagpapaligaya sa kanya. At ipagdadasal niya daw ito. Huwag na daw silang mag-alala. Itinuon niya na daw ang buong buhay niya sa pagtulong at pagligtas sa bayan natin. Kaya dapat ay makita na nila itong si Cardo dahil siya lang makakatulong sa kanila para iwasto ang lahat ng mali. Samantala, ayon kay Lucas, nakita raw niya si Mara kausap si Cardo. Baka raw puro kasinungaling ang sinasabi ni Cardo para mapaikot si Mara. At bakit daw lahat sila ay naniniwala kay Cardo? At tapos ngayon ay gustong makuha ang loob ni Mara. At ayon kay Samuel, hindi na raw bata si Mara. May sarili na siyang pag-iisip. At hindi raw ito basta-basta magtitiwala kay Cardo. Isa pa, matagal na ang pinagsamahan niyo ni Mara. Ikaw ang dapat niyang paniwalaan. Samantala, dinalaw ni Lolita si Mara. Mabuti naman at ligtas ka, sabi nito. Sobra daw silang nag-alala sa kanya. Pasensya na raw, pero salamat daw. At huwag na daw silang mag-alala. Sayang daw ang pagsasanay niya kung hindi niya matapos ang misyon. At tatanong ni Lolita kung ano daw ba talaga ang nangyari. Tinandad niya daw ang target. Tagtapos nun ay nagkahiwalis la ni Samuel at Lucas. At hindi na malayan na napalibutan na pala siya ng mga kalaban. At akala niya daw ay katapusan na niya. At mabuti na lang daw ay may babaeng dumating na tumulong sa kanya. Dala daw siya sa ospital para mapagamot. At tinanong nito kung sino daw yon. Pero hindi niya raw ito kilala. Hindi na raw niya tinanong. At umalis na lang ito dahil delikado. Ang bait naman daw nito at tinulungan siya. Sa kabilang banda, lumapit itong si Lucia at kinausap si Aurora. Kung pwede raw ay pagbigyan nito ang kanyang papa. Wala daw itong hiniling kundi bumalik ang pagmamahal niya sa kanya. Araw-araw daw yan ang dinadasal niya. Na makauwi ka at mahalin siya. Alam kong maraming hindi tama ang ginagawa ang iyong papa, pero kailangan niyang gawin iyon at mahal na mahal kanya. Sa kabilang banda, ano bang mayroon ang kardong yan ayon kay Lucas? Bakit grabe na lang daw ang pagtitiwala ni Armando sa kanila? Hindi niya raw alam, pero palagi na lang daw sinasabi ni Armando na magtiwala sa kanya. At bakit daw hindi niya sinasabi sa kanila ang mga plano niya? Hindi kaya raw nawawala na ang tiwala ni Armando sa kanya? At baka daw isang araw ay si Cardo na ang namumuno sa kanila at sinusunod ang lahat ng utos niya. Hindi raw mangyayari yun. Kinakailangan bantayan ang kilos nila Cardo at mga agila. Sa kabilang banda, lumapit itong si Lolita. Ano daw ba ang iniisip nito? Di raw siya makapaniwala na buhay pa ang demonyong yun. Kailangan daw planong mabuti ang pagpatay sa kanya.
kailangan daw nila si Lacardo. Gagamitin niya daw ang pwersa ng agila para sa pagpatay sa kanya. At palagay daw niya, hindi raw madaling kuminsihin si Lacardo para tulungan sila. Diyan ka nagkakamali, Lolita. Nakuha ko na ang loob ni Cardo at kaya ko nang pagkutin sa palad ko. At nagbalik sa alaala ni Armando ang nangyari noon. Pinagbabaril at pinagpapatay sila ng mga taohan ni Don Guillermo. At pati na rin ang kanilang anak ay namatay. At ayon kay Lolita, bakit daw kailangan mawala ang anak niya? At bakit hindi na lang itong anak ni Oscar at Aurora ang kinuha niya? At walang kasalanan ang anak niya? At ayon kay Armando, isinusumpa niya na magbabayad lahat ng may gawa sa pagkamatay ng anak nila. At sisimulan niya kay Don Ignacio, buhay ang inutang niya. Kahit dapat buhay din ang kabayaran. At di lang daw si Don Ignacio ang may kasalanan, si Oscar at Aurora din daw, kundi dahil sa bawal nilang relasyon ay buhay pa sana ang kanilang anak. At gagamitin daw nila ang anak ni Oscar at Aurora. Siya mismo ang papatay kay Don Ignacio. At kapag napatay niya na ang sarili niyang dugo, dun pa lang nila may paghihiganti ang sarili nilang anak. At kailangang kondisyon si Mara sa susunod niyang misyon. Dahil sa muli nilang pagkikita ni Don Ignacio, hindi siya pwedeng pumalpak. Sa kabilang banda, ayon kay Mara, buhay pa pala itong si Don Ignacio. Akala niya, pwede lang silang bumalik sa mapayapa nilang buhay. Pero hindi raw mangyayari yon hanggat buhay pa ang matanda. At mabuti na lang daw at talagtas siya kanina. Dahil kung hindi, hindi raw niya may pagpapatuloy ang laban. At kung sino man itong nagligtas kanya, sana balang araw ay magkita sila ulit. Makapagpasalamat ito sa kanya dahil tinulungan siya ito kahit hindi siya kilala at kaano-ano. At sana masuklian niya ang kabutihang pinakita niya sa kanya. Abangan natin at tutukan, mga Probinsyano, ang iba pang matitinding eksena. For more updates at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa Fpjs Ang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.